WIZ. Programang sasabuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karampol sa TWIZ. Tatalakayin, hihibayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karampol sa TWIZ. Programang pwede kang mag-usap, pero pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karampol sa TWIZ. Karambola. Magandang umaga, welcome to Karambola. Kasama sa hintilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angela. And I think muffled yung boses ko. Happy birthday, Ma'am Sharon Tan. Uy! Happy birthday. Birthday. Happy birthday to you. Yep. And top of the news pa rin ay COVID. Mm-hmm. Yung lola mo, ha? Bakit? Si Lenny Robredo. May statement na naman. Ano? Pero, near relative mo to, kaya I have to be nice. Aray ko? Ganyanan na ba? Like datan na. Kasi, she said, natutuwa naman daw siya na nangunguna tayo sa Southeast Asia pagdating sa sa testing. Mm-hmm. Pero, ang kupad natin sana nag-umpisa yan nung March pa. Mm-hmm. Tagal na daw siya nang hihikayat ng mass testing. Pwede naman agad-agad dyan. Ewan ko, parang walang kaligayahan. Parang ganito yan Dapat mass testing na. O, binigay yung mass testing. Dapat noon nyo pa binigay ito. Diba? Walang kaligayahan Ibig sabihin, officially the campaign period has started. Okay. Ganun na lang yun. Okay. There's nothing na even if the government does right, they're doing wrong. Yun na lang yung niya. Yung drama ng lola mo. Mm-hmm. Ay pinsan. Ay, near relative. Yung sa Amerika din naman, yung testing din problema. Issue din yun, di ba? Issue rin. Mm. Kasi nga, kaya dito pinausa yung rapid test na nagmakaawa ang mga doktor wag nang gamitin. Yes. Yung mga business, lalo na yung si Joey Concepcion, di ba? Mm-hmm. Yan yung kanyang, advocacy. Okay. Rapid test. Nakasama pa pala yun. Yun ang sabi ng mga doktor. Mm-hmm. So, malaki-laki na naman. Ang 3,000 na naman. Okay. Ang kahapon. Alam mo ba ilan na ngayon tayo? 120 plus. Ang total number of cases? Yes. Okay. Yan yung total number of cases natin. At nung lang yan, kailan ba yung magaling si Roque? Sabi niya. Tinalo na natin ang UP. A few weeks ago. Ha? Noon ano pa lang yun Start of June. Kasi yun yung timetable ng June or July pala. Sorry. July, start of July. Yung COVID-19, nag-triple. In a matter of days, nag-triple. Okay? So, misleading yung sinasabi nilang na tayo na nangunguna ngayon. Okay. It doesn't show the true picture. Kasi noong end of July, noong end of July, yung nagmamalaki si Roque, yes, na hindi natin inabot yung 40,000. Mm-hmm. In just a matter of days, nag-triple. So, nalampasan. So, ano ibig sabihin nun? Talagang yun yung the nature of the beast called COVID. Na kapag pinakawalan mo, magwawala talaga. Dadami ang may sakit. Yan ho ang nangyari sa atin. Yeah. So, hindi pwedeng sabihin na just na yung attrition natural attrition nung sakit. Yes. Dumami ng dumami yung sakit sa mahigit 120,000. Okay. That's so misleading. It's not accurate to say that. So, ngayon, yung mga bumabanat sa Pilipinas, what a country, yung mga ganun. Tayo na, at least tayo na only leader. Only in the Philippines. Tayo na leader sa COVID. Yeah. At least meron tayong tayo nangunguna. Ganon, di ba? You put your country down, hindi mo naman ulol, hindi mo naman naiintindihan
pinagsasabi mo, in the past days, kaya nagwala yan. Kasi nag-open up tayo. Dati nga less than 40. Okay. After so many months, months yung binilang doon, ha? Especially nung nag-lockdown tayo, di ba? Oo. Months yung binilang doon. Yung less than 40,000. Mm-hmm. Biglang na mahigit 120,000 ngayon, eh kasi nga gusto natin open up na. Ayun. So yun ang nangyari dyan. So hindi yung measures ang nagkukulang dito, na, kumbaga na bigla. Kumbaga sa may sakit ng trangkaso, relapse, nabinat. Nabinat tayo. Ganun, nabigla ang sistema. Eh, handa-handa ba ang sistema? Ito sinasabi natin. Yung mga negosyo, napilit sila ng pilit magbukas na. Eh, hindi nga sila nagpapatest ng kanila mga empleyado. Meron din kayong pananagutan dito sa nangyari dito. Okay. So, tigil nyo na yung mga criticism na kala nyo kayo ang bida. Mm-hmm. Kasi yung mga kumpanya, eh, bukod sa ilan, ano, na nagpa-test talaga ng mga workers nila. Alam ko, GSIS, pinatest lahat. Yung mga frontliners, may mga banko, ganyan din. Mga frontliners, pinatest nila ng totoong test, ha? Hindi yung RT-PCR, Hindi yung kay Joey Concepcion na rapid testing, okay? San Miguel, 70,000. Nagtayo siya ng sarili niyang testing lab. Oh, wow. Eh, ang dami kasi nila, eh. So, tama lang. Pero yung ibang malalaking negosyo, ginawa ba yan? Hindi ko nakikita 'yon. Ginawa nga nila eh nagpa-press release lang. Mm-hmm. Public image na kunwari may response sa COVID. Yeah. Eh mga booth, punong-puno ng logo, ganun. Okay. Eh booth lang naman ang ginawa, magkano lang yung booth. Okay. Tapos mag-burden ka pa. 126,000. Okay. 126,000 na tayo. Mm-hmm. Nasa 37,500 tayo noong nagmamayabang si Roque. Natalo yung UP. Natalo yung UP. Kasi hindi daw umabot ng 40,000. Diba? Okay. So, 90,000. Mm-hmm. In so many days, mm-hmm, nag-triple yung cases dito. Okay. Eh, that's ano? Anong sanhi nun? Mm-hmm. Anong dahilan nun? Eh, di ba simple lang eh, nag-open up tayo eh. Eh, that's the nature of the beast. Okay. Kapag maraming tao na nagkakasama-sama, mm-hmm, ikakalat yung sakit. Ganyan na nakita natin sa ibang bayan. Maski sa Amerika, ganyan ang nangyari, di ba? Yep. So, Hindi, there are even reports of certain countries, may mga bansa po, na almost non-existent na, kala nila defeated yung COVID, and then now experiencing a resurgence. So, there's no, wala pa tayong na-establish na rule. Kumbaga, on why it is called, no? Wala pa tayong na-establish na doctrine. Why this is happening? Diba? Why in places na akala nila they have succeeded in minimizing man lang itong COVID. Uh-huh. And then nothing has changed, pero nagkakaroon ng resurgence. Hmm. I think it's also too early para mag self-blame tayo. Kasi late tayo nagsara. Kasi late tayo nagpa-testing. Late tayo sa ganito. Even areas where they thought they had defeated it or they've minimized it, na nagkaka-resurgence. So, it could be attributable to several things. Maybe alam mo the virus timing is also mutating. Ganito tingin ko dyan sa timing. Walang perfect timing sa ganito. Impossible. Pwede mo sabihin late o pwede mo sabihin napaaga kayo eh. Kaya nga eh. Eh diba? Either totoo way. Yan, nauna lang yung COVID bago yung response. Either way, maaga naman kayo mag-impose ng lockdown. Ayan, tuloy, nasira economy. Ganon, lagi kami makikita dyan eh. There's no such thing as perfect timing when it comes to this. Which is lockdown. Not to say naman na yung mga social distancing and all of that doesn't work. It does.
But even in countries that are experiencing it, like ito nga, ang sinasabi na Hong Kong, almost zero na yung kaso, tapos biglang nagkaroon ng resurgence. So it might be, ano, it might be travel, mm-hmm. might be something Singapore, else. Singapore, ganyan nangyari yan sa Singapore. Oh, twice. Sa, well, Japan. At doon, napaka-advanced na ng kanilang sistema. Yes. Hindi nila malaman kung saan ang galing yung, yung spike na yon. Correct. So until, although sa Korea, such, ano, nakita yung super, tawag nito, super spreader na in the early days yun, di ba? Nag-bar hopping. Iba pa yun dun sa Ali na nagsimba, nag-restaurant. Buffet pa siya. So, na-trace nila. Yun talaga super spreaders. Yun ang magaling na tracing. Yun. O ngayon, masasabi mo ba meron ganun tracing lahat ng bayan? Correct. Sa Korea lang nila, sila, doon lang nila, doon lang nangyari yan. So, sa Melbourne, hard lockdown. Yun. Ngayon, ha? Hindi mo naman pwedeng sabihin hindi advanced yung Melbourne. Correct. In terms of technology. Mm-hmm. Okay? So, what are we saying here? Yan ho ang talagang karakteristik ng COVID-19 na yan. Mm-hmm. Na kapag nagkasama-sama mga tao, malakas ang chance na makahawa. Mm-hmm. Yes. It's the nature of the beast. Ganyan ang ginawa natin. Na, anong dahilan kung bakit nag-triple in just a matter of days? From less than 40,000 to 127 or 29, mm-hmm. whatever the actual figure. Pero definitely it's more than 120,000. Anong dahilan ba't nag-triple? Simple lang. Simple lang ang dahilan niya. Nag-open up tayo eh. Yeah. Okay? Uh-huh. So we allowed jeepney. Uh-huh. We allowed mass transit. Mm-hmm. We allowed buses. Uh-huh. Okay? Pwede lahat na. Pero lang yung pati nga simba, pwede na eh. Mm-hmm. Meron na social distancing. Diba? Hindi ba kahit dito, very early on, nung nag-modified na tayo ng ECQ natin, nagta-transition tayo to GCQ, umaariba na yung mga, ano, mga simbahan na kung pwede i-allow na uli ang worship doon sa, ano, sa churches. Physically present yung, mm-hmm. ano, yung congregations. Katawa-tawa daw yung, ano, 10% lang. Uh-huh. Nagagalit sila. Hmm. Dahil ang ruling ng AITF, IATF, mm. Interagency Task Force, pwede magbukas 10% lang. Katawa-tawa daw yun. Okay. Yun ang reaction ng, si Pabilio ata nagsabi nun. Katawa-tawa daw. Hindi ba positive siya? Didn't he test positive? Okay lang. Okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Grabe. Ah, katawa-tawa daw. Eh ngayon, ano nakakatawa dito? Nakakatawa dyan? Ano nakakatawa dito? Hindi, walang nakakatawa pero it certainly is ironic. Mm. Also, di ba? Well, to be fair, dahil nga dun sa resurgence, sa surge ng numbers natin, maraming simbahan na voluntarily, hindi na nila inintay yung announcement na bawal na uli ang physical congregations. Hindi namin sinasabing perfect yung response ng Department of Health. On the contrary, panay nga ang puna namin. Diyan sa Department of Health, halimbawa yung Bureau of Epidemiology na nakakaintindi ng mga ganitong problema. Parang wala sa battlefield. Mm-hmm. Missing in action. Okay. Sabi nga nila. Parang umaasa pa tayo sa UP na hindi naman niya, 'di ba? Yung mga statistics and everything. Epidemiology, the bureau, it's a discipline. So alam nila ang gagawin, alam nila yung setup diyan. Pinaghandaan nila 'yan dahil doon sa WHO nung SARS, binigyan ng WHO ang buong mundo ng kumbaga
model. Ito ang ideal na setup. To monitor epidemics, pandemics, anything to do with the spread of disease. Yan, ganyan. So meron tayong handang ganyan. Nandyan yung sinasabing mapping. Nandyan. Pero wala eh, zero eh. So, hindi nga perfect yung response ng DOH. Pero hindi mo rin pwedeng sabihin, natatanga-tanga tayo. Mahirap naman yun eh. That's, kasi ang dami ko nabasa sa social media eh. What a country, yung mga ganun. The hardest, the strictest lockdown. And yet the cases, now 120,000. Ganun, di ba? Gago, natin dyan sa sarili, noong merong hard lockdown, wala pa nga 40,000 ang cases. That's true. Tatanga-tanga ka kayo. This is not a hard lockdown. We're MECQ. We had the strictest lockdown daw. And yet, 120,000 ang cases. Hindi mo ina-analyze lockdown, eh. We had really good numbers. Reverse trend nga tayo noon. Pero as soon as people were out again. Eh kasi nga, nakita nila ang bagal ng pagtaas ng cases. Uy, 40,000 pa lang? Ilang buwan na? Apat na buwan na? 40,000 lang? I think we can handle this. Cases of 10,000 per month. Parang ganun eh, kakayanin ng health system, di ba? Kaya. So, open up. Kaya nga sinasabi ko nga sa'yo, pati simbahan, gusto nila may magbukas na sila eh. Hindi ba? Well, I think so ngayon, papel nila, ang propaganda, tayo ang pinakamahigpit na lockdown, pinakamahabang lockdown, pero pinakamataas pa rin ang cases. Pinakamahigpit ba tayo? Pinakamahigpit daw at pinakamahabang lockdown. Yun ang sabi nila. Pagkatapos, tayo rin ang pinakamataas na cases. Eh, mali naman yun. Masyadong misleading. Correct. Hindi ko nasasabihin na intentional. Okay. Wag na nating sabihin na merong ibang agenda yung nagsasabi nun. Eh kasi nga, okay, di ba? Natural lang sa kanila kasi. Nag-start na ang election campaign eh. Isa yun. Hindi, natural lang kasi sa kanila yung punahin ang negative. Pero mali nga eh. Kaya nga naging 120 plus. Dahil, hindi dahil doon sa lockdown. Dahil nga tinanggal na yung lockdown. Correct. So bakit mo ngayon, why do you relate the lockdown to the number of 120,000 cases? Ay. Hindi ba? Diba? Para bang baliwala yung lockdown eh. We had the longest and strictest and then now we have 120,000 cases. Tapos even when we were the strictest, nakapag-rally pa yung mga pro-ABS-CBN ha? Hindi nga strict. Huwag tayong maglokohan dito. Hindi the strict. Same people who went to the rallies are the same people who are saying na bakit ganyan tumataas yung numbers? Diba? Walang ginagawa ang gobyerno kasi inuna ninyo yung ABS-CBN eh. Et cetera. Walang kaligayahan. Well, the situation in the Philippines, hindi ho naiiba yan sa situation sa ibang bansa. Meron ibang bansa, sinwerte sila. And it could be because, sabi ng mga scientist, iba yung strain ng virus na pumunta sa kanila. Saan yan? Yung mga ibang bansa. Ibalik sa Italy. So, yung sinasabi niyang mga scientifico, ganun talaga. Merong bayan na minalas, ibang strain. Mas ano siguro. Yun sa atin ngang strain, magkakasakit, pero hindi serious. Mas marami yung, mas madaling makahawa, pero hindi siya ganun katindi. Yung strain na napunta rito. Okay? So, kung ang intention nun, nung mga nagpapakalat sa social media. Kasi ako nakakatanggap ako ng mga ganyan eh. Okay. Napapansin ko yan eh sa Viber, sa lahat. Maraming grupo, ganyan na sinasabi. Eh kung ang intention nila talaga, eh makabuti, pansinin. Pansinin yung mali at makatulong. Ayos. Eh sa nakikita ko, hindi yun ang intention eh. Diba? lalo na kung yung mga ikaw yung... Yung mga taong bayan, lalong kinakabahan. Dahil puro negative ang makikita mo sa social media.
Kahapon yung sermon ni Father Orbos, ang ganda eh. Sabi ni Father Orbos. Dalawang klaseng takot to. Yung totoong takot sa virus. Alright. Tapos? Tapos meron yung imagine na takot na projections. Okay, you're creating, you're seeing ghosts. Ito yung mga on the wall. Ito yung mga ipaano kung questions. Ipaano kung ganito? Ay, ito patay na. Nakakakita ka na ng multo sa pader. Correct. Parang yung trend lately na binabash yung mga teachers. Ano sabi? Hindi ko alam kung paano na. Kasi nga online yung iba, 'di ba? Some are, itong pasukan magiging online na or ano ba to? Modular, 'di ba? Yung ano, home study. You know, wala nang gagawin yung mga teachers. Ano, tatamarin na yung mga 'yan. Ano na lang ang gagawin nila? Excuse me, hindi nga nagbakasyon yung mga teachers eh. Oo nga eh. The public and even private school teachers, hindi po sila napabakasyon kasi gagawa sila ng materials. Na for online. For online or and, for the modular and besides, learning. Aside from that, hindi naman sila lahat tech-savvy. Oo. Ngayon, sila nga ho din, nag-aaral sila paano mag-klase, magturo. Yes. Using this new distance medium. Learning, this new medium, sila rin din nila alam yan. Correct. So kaya kailangan nila mag-aral. Yung iba, they have to pre-record yung mga para sa lessons nila. They have to learn yung mga, lalo na yung mga grade school, kailangan highly visual. Kasi matatama rin manood yung estudyante mo, so may panibagong ganyan. Nagtitraining sila, gumagawa sila ng materials, na at the same time, sumasagot yung iba nasa wall ko eh, sinasagot nila yung ibang mga nagmamagaling. Hindi mo naman maiwasan yun eh. Sa lahat naman ng... Pero parang for me kasi it was too much na naiintindihan ko galit kayo sa politiko, pero yung galit kayo sa teachers na walang katuturan, teka muna. Diba? Wait. Hindi ako sang-ayon dun sa ganun. Tsaka di be rational. Di tayo, magalit tayo dun sa mga galit sa teacher. Ayun, di ba? Hindi, it's still an offshoot of yung yung parang targeted bashing ang Department of Education. Kita nyo ha, no matter what Secretary Briones says, may reklamo. Parang walang bakit nagpipilit na magpasukan? Ganyan. Di pwede kasing hindi pilitin dahil may batas. Nakalagay pa sa batas kung ilan yung minimum number of days of school. Until that law is repealed, kailangan magpasukan. Hindi lang yun. Yeah. Hindi kawawa nga yung mga bata pag hindi natuto. Alam mo ba may mga studies? Ano lamang ng mga may pera sa mga mahihirap when it comes to education? Okay, ano yan? Pag mahaba ang summer vacation, yung mga may pera, yung mga bata, meron pang ibang ginagawa yan. Sa summer training, whatever, reading, tuloy, music. Tuloy yan. So, stimulated na stimulated yan. Mga yan yung utak nila. Lain yung mga walang pera, while younger. Pag summer, tumutulong sa hanap buhay. Okay. So, na behind sila. Na-test yan eh. Okay. So, sa isang grade, pagkatapos na summer, ang mga may pera, lamang na agad sa mga nalalaman. Correct. Compared dun sa mga may hirap. At gusto mo, wala pang klase. Kahit walang klase ngayon, yung mga may pera, tuloy-tuloy ho ang kanilang education. Okay. Don't be fooled. Okay. Yung mga may hirap among us, hindi na natigil na kanilang learning process. Okay? Pag pinatagal mo yan, lalong lalaki yung agwat. Correct. Hindi maganda. Paano na yung kinabukasan ng mga... sabi nga natin, education is the great equalizer. Totoo yan. Okay, paano mangyayari yun kung walang klase? Tsaka ang continuous, yung kasi malikot ako nung bata ko. Nakakairita sa nanay ko. Hindi ka naman nagbago eh. Ang kulit ko. You're still the same. To get her out, to get me out of her hair.
either bibilan niya ako ng sandamakmak na libro, kahit anong hingin kong libro, bibigay niya sa akin. Tapos, every summer, tapos even, ano, even during school days, may extras parate. So, piano lessons, voice lessons, dance, cooking every year yan. Uh-huh. Na ano, cooking, baking, everything na gawin. So marami ka sewing, natututunan. Sewing. Oh. Kasi ang kulit ko eh. Mga lalap na lesson. Oo, nanag-aaral ako pag summer, basketball. Ayun, buti pa kayo eh. Well, anong sports? Eh, nakaganda naman sa akin yun dahil ako nagkaroon ako ng athletic scholarship. Yung mga kapatid ko ganun din. Pero wala kami ng mga extra yung mga kaibigan ko mag-i-enroll sila sa speed reading. Mga ganun. Okay. Yan, meron kami. Baka sabihin ko sa nanay, speech power. Nay, mag-i-enroll ako sa speed reading, baka batok pa inabot ko. 'Di ba? Ganun din kami, speed reading. Kaya lamang na lamang. Creative writing, art classes. Kapag may pera ang pamilya, di ba? Kung yung nakakaangat ng konti. Ano, hindi rin. Nakakaangat ng konti. Hindi ko rin masabi may pera kami. They can afford that. Talaga. No, they can afford that. Para sa nanay ko, willing siya swimming gumastos. Swimming lessons. Kung ano-ano. Willing gumastos tennis si mama lessons. Just to get me out of her hair. Okay. Yun yung level ng kakulitan. Guitar lessons, mga ganun. Hindi wala sa pera yun. Sa amin, kakulitan. Matututo ka lang mag-gitara. Tatambay ka. Ayan. May mga kaibigan ka marunong mag-gitara. Paturo ka doon. Doon ka lang matututo. Correct. Pero to have a formal lesson. Ayun. Na matulog ka na lang. Ako kasi kung lalaki ka pa. Kung ano naiisip kong gawin eh. Ayun. Sige, dito ka. Cooking lessons ka. So lamang yung mga, yung mga batang ganyan. Lamang na lamang yan. Yan. So either ano, makulit ka or may kaya yung magulang mo. Pag makulit ka at naubos ang pasensya ng nanay mo, pag iipunan niya yung lessons mo. Pati sewing, lahat yun. Ako, Diyos ko, nanay ko talaga. Ang matindi rito sa atin, yung mga teachers, ginagamit pa natin sa mga ibang activities like elections. Ayun. Hindi pa ba sapat yung magturo na lang sila ng mga bata? Kailangan pa natin silang gamitin sa elections. Di ba? Grabe yung ano, ang duty pag election. Halos walang tulugan yan. Grabe. Diba? Lalo na noon, nung physical counting of ballots, which is actually something we want to do. Sige, pagbalik ng karambola, ang oras natin, 8:33 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Ang karambola kasama pa rin sa impilan. Conrad Manalo, ko po si Trixie Cruz Angeles. Hey, don't forget to like and share, guys. DWIZ text line 0918-350-2378. Ulitin po natin. 0918-350-2378. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like and share as often as you can. Lalo na sa Twitter. Kasi ang daming ano eh, taga-kabilang parlor doon. It always ruins their day. Pag nakakarinig ng contrary na opinion. So, masaya. So, in the meantime, kakatakot pala pumunta sa PhilHealth ngayon. Salbahay. Dami nagkakasakit. Oo. Lahat may sakit. Well, to be fair, kay General Morales, he did not intend na lumabas yung cancer niya. Meron na ganun nun. May naglabas na. Okay. At hindi niya ginagamit yung dahilan. In fact, nag-express siya ng willingness to testify. Ang gusto niya lang kasi, ang request niya ho, lilinawin ko lang, Trixie. Kago. Ang gusto niya, huwag nang physically pumunta sa Senado. Magte-testify siya, pero via Zoom ata, or any other app. Ganon. Kasi nga meron siyang tinatawag, advice ng doktor. Meron siya sakit. Advice ng oncologist niya. Oncologist. Ang oncologist po sa cancer na doktor. So may mga nagsasabi sa internet, social media, fake daw.
Yung mahirap i-fake ang cancer, guys. Hindi, tsaka doktor yung nagsabi. Kapag yung doktor wala ka sakit, dinideklara may sakit ka, at sasubmit sa Senado yan. Correct. Tanggal ang lisensya niyan. Mm-hmm. Yeah. Oho, hindi ganun yun. Hindi madala. Alala niyo dati nung si Mrs. Arroyo, yung na-hospital, daming nagsabi na, handa yung wheelchair, ganyan. Pero talagang inoperahan siya. So, if that mahirap was really din to just... Na sabihin mo, pinefake. Mahirap yun. So, wag naman ganon. At least... Diffuse large B. Cell lymphoma. Yan ho yung cancer. Diagnosed. At meron siyang, yung doktor sinasabi, high risk. Siya. Okay. So, yung masyado siyang... vulnerable sa infection. Yes. Kasi nagki-chemo siya. Ang chemo cycle ho yan. Hindi pa siya tapos dun sa complete cycles niya ng chemo. Nag-umpisa na po siya. Mm-hmm. He was diagnosed in February. So, hindi ito yung biglang sulpot na... So, unfair ho yung criticism na... So, huwag naman po ganun. Na pina-fake yung sickness. Second, napansin ko nga na may condemnation na. Kasi ako, sa... Ako, I'm with the president on this one. Teka muna, hindi muna niya ifa-fire. He wants to see the evidence. Ako ganun din. Kung may ebidensya, fine. Sama siya talaga dun sa ano, sa bash list ko. Pero, ang ano ko dito is, ang nararile up yung mga tao eh. Tapos nagkakaroon ng parang lynch mob na. And yun na nga, hindi na makatao yung mga naririnig natin. This is not like those people na otherwise healthy, they're walking around healthy, tapos biglang may charge sa kanila, may wheelchair na. Tapos pagka narinig mo yung sakit, high blood, eh syempre, high blooding ka talaga. Okay. Dahil may threat of a criminal case against you. Uh-huh. Pero kapag dating dun sa, ano, when it's illnesses like cancer, hindi na siya joking matter. Ay, hindi na. Tsaka... You feel bad kapag if you're undergoing chemo. Ang chemo, sumusuka ka. Nakita ko yung first hand sa aking tatay eh, no. So, talagang mahirap po. But still, si Morales willing to testify kasi ngayon linggo i-resume yan eh. Mamaya ba o bukas? I'm not sure. Hindi ko na matandaan yung aking calendar. Pero hindi lang siya kasi. Yes. Okay, meron pang isa, yung Executive Vice President. Yun, medyo... And COO, kumbaga second in command ni Morales, yung Arnel de Jesus. Mm. Sinabi niya rin, hindi rin siya makaka-attend ng hearing. Ngayong August 11, bukas yan. August 11. Kasi ang dahilan niya, unforeseen medical emergency. So, maski Zoom ata, hindi siya mag-a-attend. Si Mr. De Jesus, unforeseen. Kahit sa Zoom daw, hindi siya magpapakita. Eh, yun ang sabi niya. Ano yun? Unforeseen medical emergency? Oo, unforeseen. Pero anong sagot naman ng Senado? Pero magiging available daw siya kapag ayos na yung kanyang emergency. Okay. So, gusto niya raw yung privacy niya be respected at this time. Alam mo kung ako, humahawak ako ng bilyong-bilyong pera ng taong bayan. Meron ka dapat. Bali, wala na yung privacy sa akin. My life is an open book. There's legal basis for that, ha? Kasi diba, pansin mo, pag libel cases, mataas yung requirement ng malis and all that. Hindi lang yon dahil meron kang public accountability yung kaya nga maluwag eh yung libel, like, pwedeng kalkalin yung buhay mo, pwedeng kalkalin yung private life mo and all of that, except pagdating sa medical cases. Ayaw. Yun lang talaga, so may value. Kunwari yung sinasabi ni General Morales na my privacy was not respected kasi wala siyang intention na ilabas yung cancer niya. On the other hand, itong isang tao, once ikaw na yung naglabas, hindi na nagiging ano, for public comment na yan. So, yun yung difference ng dalawa. Ang sakit daw niya, acute coronary syndrome. Wow.
syndrome. Parang walang sinabi. I'm going to have to ask a doctor about acute that. Acute coronary syndrome. Coronary it could be anything. Basta heart-related. Apparently, coronary syndrome. Acute. Hindi kaya high blood lang. Ay, hindi dapat nila lang yung high blood. Well. Nakakamatay din yan eh. Well, for me, it's too vague for ano. And siya naman yung naglabas. Parang naglalabas ka, okay, may sakit ako. Pero magbibigay ka ng a bunch of vague things. Hindi gaya nitong kay General Morales. Nagkikimo siya. So I think there's a big difference between the ano, between those two. Atake sa puso daw yung acute coronary syndrome. Okay, in which case, that should be easily proved later on. So reserve judgment muna ako dyan. Tingnan natin. Mas concerned kasi ako na we're very, very hard on them. Totoo yan. Kasi pera natin yan eh. Tayo yung contributors eh. Pero without evidence, hold judgment muna ako. Walang ebidensya nung Senate hearing eh. Walang presentations eh. Wala. Walang documents. Okay. At the same time daw, may case build-up na ginagawa ang Department of Justice. Nung over the weekend, nasa Davao kasi lumipad ng Davao ang presidente. Yes. At doon, pati mga cabinet meeting. As a matter of fact, today ata, meron siyang public address from Davao City. Yung sa kanyang tahanan dyan sa Davao City. Okay. Pero over the weekend, nagbigay siya ng instruction, create a task force to investigate the allegations. Na ano ho ba yung mga allegation? Number one, yung computer purchases. Task force. Sobrang overpriced. Correct. And was subjected to two audits. So yan, that's ano. Yung medyo may solid doon. Yun medyo solid doon. Pero, tapos yung isa na accusation naman ng isang empleyado. Consultant. Hindi pa sila siya empleyado. Consultant siya. So, hindi siya line. Considered an employee. Consultant siya. Na 15 billion piso raw ang overpayment sa mga claims ng mga hospital dito sa during the COVID-19 pandemic. Okay. So, cases related to COVID-19. Mm-hmm. Ang allegation, 15 billion. No? Maaring meron, pero kung magkano, hindi natin alam. Parang imposible. Na ako, importante, the how and the how much. Di ba? So, ano yan? No question. First, the how will determine whether or not there's a crime. Di ba? Yung ano dyan, for example, procurements. Sa procurements, hindi necessarily yung pinakamura ang kailangan mong kunin. It's the most efficient. So, kunwari, mas mahal siya, pero it delivers more service, pwedeng yun ang kunin mo. Ngayon, hindi rin bawal ang supplemental budget. Although, it raises alarm bells. Kasi yung supplemental budget dito sa IT is over 700 million. Hindi yan, di ba? Hindi yan something to sneeze at. At saan nanggagaling yung pera na to? To be fair, yung pera nanggagaling sa GAA, hindi dun sa contributions. Okay. So, kasi day-to-day functions siya. Okay. So, yung contributions, so, maski na yung contributions natin, the government matches. Halimbawa, last year, this year, 70 billion ang projected na losses. Contribution. From PhilHealth members. How much? 70 billion. 70. Okay. Magkakaroon ng matching yan from the government na 70 billion. So iba pa yan sa syntaxes? Yun nga, manggagaling nga sa syntaxes yung 70 billion na manggagaling sa national government. So magiging 140 billion. Ang fresh funds na papasok sa PhilHealth. Laki, di ba? Correct. Ngayon, supposedly, ang plano niyan, yung 140, hindi mo naman lahat yun gagamitin eh. Dapat nga iipunin mo yon, palalaguin mo, para humaba ang actuarial life ng... Morning, Boss John. Walang pula tayo ah. Hindi naman Valentine's galit Day. Galit ako. Galit ka. Bakit yung ginaganyan si De Jesus? Mayroong personal health circumstances.
urgent, unforeseen, oh, unfortunate medical emergency. Oh, mm. These are unforeseen things. Okay, sorry. So because that can mean anything. Okay, unforeseen. Yeah. Unforeseen. Yeah. Pwedeng may lagnat. Acute coronary. Yeah, acute yun. Coronary syndrome. Acute, so, acute parang heart attack daw yun. Parang mag-ano siya, di ba? Pero pwede naman siya magsumpag. Hindi nga eh, acute eh. Pero once na resolved by medical emergency. Tayo, hindi naman tayo acute. Hindi naman, oo. Cute lang. Ayun. Thank you. Papunta na dun, itong nangyayari ngayon sa PhilHealth, I think papunta na dun sa amendment ng universal healthcare, plus baka ano na tong PhilHealth na ito. Itra-transition na talaga ito towards a new PhilHealth. Dapat nga kasama doon sa task force pag-aralan. Ito pa ang ito ba ang bagay na sistema sa atin? Precisely. That is the main effort. Ito bang PhilHealth? Ito pa yung ganito insurance system. That's something that the legislature alam should naman be natin, considering. Mas isa US, yung claim. Ito. Wag na natin US, dito lang sa dito. Pilipinas, car insurance. Yan. Okay. Ano pag lang yan? Nagkaroon ng aksidente, car insurance. Ilan libo lang pinag-uusapan natin dito. Aksidente. Yung mga sa insurance company, kakausapin mo pa yun. Para bigyan ka ng magandang tawag nila dyan? May tawag sila dyan. Yung insurance niya. So bibigyan ka ngayon ng authorization pag gagawa mo yung kotse mo. Madadamay mo na ngayon yung ibang sira. Okay. Kotse lang to nagkakadayaan sa insurance. At alam ng lahat ng tao yan. Ng lahat ng may kotse, alam yan. Maski mga insurance companies, alam nila yan. Binabantayan nga nila yung mga kanilang mga adjuster, insurance adjuster. At tawag pala. Kasi ano yun, yung adjuster na yun, pwedeng ang ano yan, na ganun lang ng konti. Lahat na, pinalitan na pati. Pinalitan na yung, pati yung upholstery. Ay! ang hindi na lang mapapalitan. Basta nung pumasok ka, ang kotse mo, pumasok, Toyota. Okay. Paglabas niya. Toyota Vios. Paglabas niya, Altis na. Ganun eh. Insurance yan ha. Kotse lang yan. Maano pa ito? Yung health. Kaya. Nangyayari yun sa health, di ba? Bakit yung sistema na gusto natin yun? Altis yung kotse ko. Hindi. Altis ba yung kotse mo? Paglabas niyan, Camry na yan. Baka, hindi lang nga Camry, baka nga Fortuner yun. Baka Fortuner. Okay, four-wheel drive na. Sumodra na. Di ba meron ganun na, ano? Di ba meron ganun na ano tungkol sa Pinoy? Di ba? Ang Pinoy, pinakamagaling sa lahat. Di ba? May contest. May contest ganun. Amerikano hapon sa Pinoy. Palaging panalo. Palaging panalo Pinoy. Ang galing sa paraan. Sa discarte. Maparaan ang Pinoy. So, yung ba yung health system na gusto natin? Correct. Insurance-based? Mm-hmm. Okay. So, alam naman natin yung PhilHealth. Katakot-takot na kontrobersi na inabot niya. Ghost dialysis. Nagka-demandahan dyan. Okay. Kay Spox yun. Yun. Si Spox. Si Spox ang nagdemanda. Si Spox ang nagdemanda doon. Ghost dialysis. So, yung inaanak. Sinama ba nila si Sec Duque? Hindi naman sa demanda. Inaanak. May curious ako, nasama ba si Sec Duque sa demanda? Inaanak na yun eh. Oo, inaanak niya. Hindi naman daw niya nakakausap. Hindi. So, hindi siya nasama. Hindi tumatawag. Pero ngayon, yung investigation, how strange. Ghost dialysis. O yan, yan. Tapos yung isang doktor, 1,000 na-operang cataract in 1 year. Aba, araw-araw eh. May epidemic kayo naman. Halos dalawat. At may araw na tatlo pa opera. At saka yun, ano yun? Epidemic ng cataract. Hindi, at saka yun, identified mo yung epicenter ng cataract. Sa tatlong barangay. Ang dami namang cataract. Oo. Meron mo. Baka meron kayo ha. Hindi ba? Ito yung mga famous cases lang. Ano pa yung hindi? Hindi ba yung mga hindi famous? Halimbawa, yung mga simpleng dayaan lang ng mga hospital. Hindi, at saka yung overbilling.
Yun na nga, yun ang ano eh. Overbilling ng hospital eh, yung claim. Claim, itirahin niya. Eh, meantime, at saka, ikaw pobreng member, magkano lang ang nakukuha bayad mo? Bayad ka ng bayad, ano? Tapos, pag nagkasakit ka, kakapiranggot lang yung sagot. Diba, pag nagkasakit ka, sagot. Operahan ka sa katarak. Kahit hindi yung sagot mo. Meron nga ano eh, di ba? May nag sa social media. Binigyan siya ng ano, ng advice ng PhilHealth. Na ang kanyang total doon sa ospital 12,000. Okay. Eh tinanong niya doon sa doktor 3,000 lang. Ano daw? Ang binayad ng PhilHealth 12. Pero ang actual cost ng kanyang ano 3. So may 9. Merong kailan ganun yun? May dagdag. Tapos kanino napunta yun, Nay? Ayun ang gusto natin malaman. Pagkatapos meron pa yung ano? Hati, ganun. Meron pa yung hati kapatid. Meron pa yung ano, yung iniikot, parang tinatambyolo yung mga ospital. Okay. Nauna ka, pero hindi kayo nag-uusap, nasa baba ka na. Sa bayaran. Tambyolo. Reklamo ng USD Hospital. By the way. Ang laki ng utang pala ng PhilHealth sa Makati Med. Mga ganon. Siguro, hindi kayo mahina kayo makipag-usap eh. Yun naman. So, yung inyong bios, paglabas noon, yari na lang yan. Bumaba pa nga. Yung sinasabi, yung sa UST Hospital versus yung isang 10-bed hospital sa Davao. Nauna pa yun. Na binayaran. Yung accusation nga, just sa COVID, isa lang ang COVID patient, ang laki ng binabayad, isa lang. Ba't ang laki ng claim, di ba? Ngayon, sa US, nagka-bookingan din na insurance claim. Binadawit pa nga na, so, meron din sa kanila. Na medical facility dyan sa Clark. Yung, kasi doon. Kasi yung insurance ng mga armed forces doon. And their families. Okay. Dyan pinagagamot sa isang clinic sa Clark. Ang lakas mag-claim. So, nagka-investigasyon ngayon doon. Nadawit siya sa radio, na? By the way, that was in the 70s, I think. Kaya nga importante yung malaman natin, ano ito ba talaga gusto natin? Kasi in all other countries na merong ganyang sistema, talagang nahayayari yun. It's money. Question for the legislature. Yun na nga, baka sana, ito yung sinasabi ko, Trixie Jonat, yung Task Force PhilHealth na tinayo nitong si, ng presidente, ang pinuno niya si Gibare. So, I presume na ang investigasyon niyan tukod doon sa anomaly. Okay? Kasi kasama yung ombudsman. Dapat ba kasama ombudsman doon? Hindi, sinama nga eh. Kasi, sa task force. Dahil may government ombudsman, COA. Hindi ba pwedeng separate? Hiwalay. Kasi task pupunta rin sa kanya yan eh. Correct. Dapat yung evidentiary lang naman doon sa task force. Para yung preliminary investigation, DOJ na yon. Kung private. Kasi DOJ will be the inspection. Yun yung NBI. Kaya siya DOJ. Pero yung findings nila, dadalisin. Malamang sa ombudsman yan. Kasi gobyerno eh. Huwag na sumama dapat dun eh. Ang ombudsman. Tama yun. Kasi para meron. They can even conduct their own separate investigation. Dapat COA. Civil service. Kasama yan sa task force. Office of the President. Okay. Si Greco na yun. At saka PACC. Yun na yung OP. Kasi so ngayon, sila Commissioner Greco, mayroon na eh. Okay. Yung ganitong composition ng task force, ang aking kuha dyan, ang iimbestigahan yung alleged anomaly. Ang gusto ko sana, may kasamang finance guy or a health guy, tingnan nila kung ito ba talaga yung sistemang bagay sa atin. Correct. Will that require another task force? Hindi. Ano na yan? No. That's House legislative action eh. Hindi nga, pwede naman executive ang mag-initiate. Ipapasa ngayon that sa... That is certify. Pwede yung gano'n. Kasi 90s. Yan na ang problema. Anong panahon na ngayon? It's the same problem. May isa pang bago. Dayaan sa claims.
Kasi ako, I'm looking at the specifics ng mga batas. Halimbawa, di ba, meron tayong lumang batas na kapag infectious disease, cremate yan kagad within 24 hours. Okay. Okay. Isa lang yata ang exception, AIDS, HIV/AIDS. Kasi the transmission is sexual, not through the normal. Hindi, tsaka body fluid ang kailangan. Correct. Na transmission eh. Hindi ka or blood COVID. Transfusion, gano'n. Yung COVID, aerosol. Pero, that's the same. Parang nakakaintindi ka, winner, ng mga HIV. So, talaga nag-react. Nag-react eh. Hindi, maingat naman yan eh. Okay. Maingat yan. Remember, use a condom. Anyway, yung... In the case of itong COVID, its transmission is, di ba, it can be aerosolized and all that. Yes. Pero, when the host dies, mamamatay din yung virus. And yun nga, since the transmission is through yung nababahing ka, and then through touch, pwede kang mag-isolate for a while. Isolate, and then, saka ka mag-ano. And then you can actually conduct an autopsy. Okay. Yes. Kasi yung 24-hour cremation rule, nasa batas yan. Kaya sinusunod talaga yun. The problem is, pagka nag-i-investigate tayo ng crimes, kailangan. Tapos na yung ano mo, yung corpus delicti mo. So, tapos, that might be something that the legislature should consider. Actually, yung dapat na isali dyan, insurance commissioner. Pwede. Correct. Dapat siya. Pero kasama rin ng yung anti-money laundering. Okay lang. Dapat. Yun. Okay lang. At saka, syempre sila makaka-trace ng pera. At saka NBI. NBI syempre, yan yung marunong mag-police work. Kasi kailangan mo ng police work dito eh. Crime eh. You're investigating a crime. I think dapat sama yung insurance. Kasi sila ang nagmo-monitor ng activity ng ano na yan. Because it is an insurance operation. Insurance commissioner. Correct. Yung insurance commissioner, baka laging pabor sa insurance yun, siyempre. Hindi, pero... yun ang trabaho niya. Totoo din naman yan. Dapat, hindi nga insurance sa system natin eh. Hindi, pero malalaman natin yun. Kasi, siyempre, kakalkalisin. Yung actuarial. Oo. Dapat social services. Since 1990 since 19-something, ito na nangyayari dyan. Ano ba talaga ang ano dyan? Bakit yung mga ibang insurance... Kaya nga eh. Bakit yung mga ibang... Special audit dapat. Bakit pati yung management system. Management kasama audit. Yun. BBM yun. Very special. Kaya nandun yung civil service pa. Sa akin, yung mga hearing sa Senate bukas, sa akin, ano na lang yun? Superfluous. Circus na lang. Hindi. Hindi, yung hearing sa ano? The hearing should be for legislation. Yes, for legislative purposes. Like yun na nga, anong dapat gawa na nila ng exceptions? Actually, DOH dapat sa ano, pwede silang DOH? Sisimato. Sisimato. Magaling gumawa ng IRR si Secroy. Dama. Pwede kasi for the moment, ang DOH mag-set ng bagong rules base dun sa mga studies on COVID now, presently, kung ano ang pwedeng gawin para hindi tayo nawawala ng corpus delicti, di ba? Kasi nga, ang perfect ng crime eh. At the same time, at this point in time, pwede pa silang maki-intervene eh. Bakit? Yung use lang ng IRM. Yung, di ba? Interim reimbursable mechanism. Yan yung sa COVID. Kaya nga, 30 billion. Wala pa, hindi pa buo yung mga dokumento. Bibigyan ka na ng pera. Kasi, special case. Anticipatory. Special case. Yan ang mahirap sa ganyan. Diba? Halimbawa, ang SSS, GSIS, nasa charter niyan. Yung mga pwede at hindi mo pwedeng gawin. Yes. Yes. Specified. Napakaganda ng batas. So, umaangal nga yung mga executives niya, mga pension funds na yan. Wala flexibility. Pero sabi ng kaya nga, ayaw namin ng flexibility sa inyo. Kasi hindi naman yung pera. Dahil magkandaloko-loko. Saka hindi nyo pera yan. Hindi nyo pera. Hindi rin pera ng gobyerno. Yes. Pera ng mga members yan. Okay. Which is pag-ibig, ganyan din, pag-ibig. Pag-ibig. Okay. Well, kasi naman, to SSS, GSIS, long established na eh.
Kasi marami rin naging... Marami rin controversy dyan. Controversy doon. Eh, for a time nga yung SSS, nagdidelikado aktor. Aktor. Di ba binigyan nga ng gobyerno? Kaya nga hindi mataasan yung pensions, yes. Di ba? Gusto sana ni Duterte pataasan. Well, ang problema dyan, napakababa ng premium. Kung yung binaka-contribution natin, pinakamababa tayo sa Asia. Sa ano? Sa pension fund contribution. Totoo yan. Oh. Bakit ang baba ng ano natin? Tapos hanggang ngayon, wala pa rin tayo yung sa armed forces. Yan ang uniform personnel. Uniform personnel. Hindi kasi malakas ang lobby ng business sector dyan eh. Ayaw against it? Yung contribution kasi, pag nag-contribute ka, empleyado ka, imamatch siya ng employer mo eh. Oh. Eh kung libo-libo ang iyong empleyado, hindi ang laki ng gastos mo. Kaya tuwing merong proposal to increase the contribution, ang unang-unang umaangal is the business sector. Eh, yung iba naman, dun din kinukuha sa empleyado eh. Kumbaga, i-delay ko na rin yung promotions mo. Ano mo, in the end, it's still the employee. Kasi nakuha, benefit mo yan eh. So, it actually belongs to you. Remitter lang yung employer. So, ano lang, meron silang matching obligation. Correct. I think it's still taken from the employee. Sa bawat piso ng empleyado, 2 pesos ang empleyado, ang employer. Employer. Oo, ganun eh. So, sila umaangal. So, wala nangyayari. Sino ba nasusunod dito? Hindi ba yung business community? Pag naglabi sila, lahat yung mga sa kongreso, walang nakakainis kasi they seem to have a louder voice than the rest of us. Yeah. Yeah. Actually, kung gusto nilang ganun, pwedeng maging graduated yun eh. Kasi may mga companies talaga na meron silang sariling pension. Meron silang retirement fund. Meron silang retirement. Nagagamit ngayon sa iba't ibang mga ano eh. PLDT. Ang may-ari ng mga bawal lang foreigner, retirement fund. Retirement fund. Yun ang bumibili, hindi foreign. Correct. So, Pilipino-owned. Oo. Channel 5, Pilipino-owned dyan. Retirement fund dyan. Yung nga nagkamali, yung kaibigan ni Manny. Dapat ginamit niya yung retirement fund. Ayun, para hindi foreign. Para hindi PDR. Para hindi PDRs. Eh, wala sila retirement fund. Paano? Meron. Sa ABS-CBN? Meron. For the director. Eh, 11 million ng empleyado yan. Meron silang retirement fund para dun sa mga specific meron lang mga pilim-pilim. Balik ang Karambola ng oras natin, 9:03 ng umaga. Karambola sa DWIZ. DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, umaga. Nababalik ang Karambola kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Johnson de la Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Anong sabi? Ano? Hindi. Yung World Bank report. Okay. Itong World Bank report, ginagalang natin to eh. Merong report on Asia and the Pacific, yung regarding infrastructure. Ano ang sinasabi nilang infrastructure? Siyempre, ang infrastructure. Utilities. Kasama dyan, kalsada, number one. Roads, bridges. Transportation. Transport. Water supply. Power. And power. Utilities. Wala bang telco? Meron. Telco. Kasama yan sa telco. Kasi human right na nga internet. Yun daw road. Siyempre, road. Importante sa atin yan. Delivery of goods and everything. Sabi nitong board ba, nag-improve daw na. Tayo. Nag-improve na tayo sa road. Pero yung surface condition, sabihin, dumami yung kalsada. Pero yung surface condition, medyo garalgal. Garalgal pa rin. Surface, the World Bank goes into detail like that? Hindi. Pinag-aaralan nila yung infrastructure. So, ayaw nila ng asfalto? Hindi. Yes, yung surface natin, ill-maintained. Ibig sabihin yan, kulang sa maintenance. Oh, okay. Lack of maintenance. Ako, alam ko kung sino yung nakakalala. Lalong-lalo na, sabi niya, yung mga kalsada sa probinsya. Okay. Ako, pansin na pansin ko yan, Trixie. Alam ko kung sino yun. Meron kasing ano dyan eh,
mafia. Uh-huh. Ayan. Yung nakakakuha. Meron kasing regular corner maintenance fund ang public works at saka ang local government. Uh-huh. Kompleto yun sa mafia. Ang sabi ng... Oh my gosh. Ang sabi ng World Bank, ang Pilipinas nga daw, mataas ang rates ng rural access to roads. Which is correct. Kasi di ba nga yan... Farm to mansion road eh. Kompleto yan, kompleto tayo. Okay. Kasama natin dyan yung road, Vietnam. Ganyan din, napakaganda ng road network sa rural area. Pero ang sita nga sa atin, yung quality must improve. Ngayon. Kompleto nga yan. Isipin mo yung farm to mansion, road to nowhere. Yung mga ganun yan. Eto, gusto nyo yung tubig? Anong sabi? Medyo 38% daw ang coverage. Reasonable coverage. Ibig sabihin nun, yung pwede na. Okay. Pwede ng coverage. Reasonable. Hindi yan yung grade A. Hindi yan yung outstanding na, or na excellent. Service, or hindi. Reasonable. Ito na yung sige na. Pwede 38% na. 38% daw. Tubig lang yan. Walang coverage sa, yan. Sa urban reasonable service. Ikaw mo natin. Ikaw mo natin. Don't go ahead. Urban lang yan. Urban population. Okay, okay. In Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. 38%. Yeah. Kumpara mo daw sa mga ibang bayan dito sa atin, very poor. Tayo. Oh, okay. Talaga naman very poor. Very poor yan. Very, isang very lang. And yet, yan very, very, very poor. And yet, ang lalaki ng kita ng water companies dito. Oh, kahit yung mga dun sa areas pati na yung very poor yung service, ang laki ng kita nila. Hindi very poor yun, Trixie. Very, very, very poor. Oh, yan. Dun sa, so, sa, it's a three very... Oh. Sa, ano yan, sa mga local waterworks. Okay. Districts. Very poor, hindi lang to sa quality ng water. Mm-hmm. Pati sa wastewater treatment facilities. Yan. Very poor compared to our neighbors. Peers. Kung tawagin ng ano. Saan yung very poor na yan? Kasama na yung urban? Yes. Yun na eh. Oo, kasama. Hindi yan dapat very poor. Mabait pa pala. Mabait ang World Bank sa atin. Very poor to non-existent. Diba? Ang Metro Manila, sewerage, if any. Ang National Capital Region, sabi ng World Bank report. Itong World Bank report, hindi... Ano to, mahaba-habang pag-aaral ang ginagawa nito. Kaya ginagalang to ng lahat ng investors. Okay. Okay. Yan daw Metro Manila, pangalawa sa pinaka mataas. Kumbaga, rate, second highest. Kapag tinignan mo yung water rates, alongside the purchasing power of the people, okay. Kasi hindi lang naman yan water rates. Yan mo na titignan mo, hindi eh. Mm-hmm. Yung water rates natin compared doon sa kita ng taong bayan na gumagamit ng tubig, okay. Pangalawa yan sa pinakamataas. Alam mo pinakamataas kung ano? Ano? Yung Maldives na puro island na walang water source. Kasi wala naman silang desalination. Kaya mahal ang yun. Mahal, so kung alisin mo yon, tayo pinakamahal. Yun ang ibig sabihin ng World Bank report. Dapat kasi hindi sila makakapag-water. Dapat itong World Bank na ito, bago sila nagsasalita, tarantado rin. Nagmiyakol pa sila. Bakit? Kasi sila nag-suot sa atin pagdating dyan sa ganyan eh. Correct. Noong umpisa, di ba sinasabi doon nagkaroon ng ano, investigation tungkol sa water rate? 1991. Kaya yung presidente. Di ba nag-investigar bakit wala tayong tubig, etc. etc. Ang sinasabi ng mga dating mga hindi naman kami gawa ng kontrata na yan binigay lang sa amin yan, natutulog kami ng World Bank. Ibig sabihin na-penetrate yung World Bank? Oh yes, definite. Definite at that time, Hindi baka ganito kasi ni-request ng Philippine yun government. Na nga yun. Pag-aralan nyo nga ito. Ramos yan, pag-aralan nyo sa World Bank, di ba? Yes. Tapos yung World Bank ngayon, babalik, eto na yung study. Yan. Kung ako ngayon ng gobyerno, may World Bank study. Dinastify nga. Dinastify nga ng nila yung kontrata. Di ba sinabi ng presidente, there are 11 onerous provisions in this contract? Yes. Tinanong,
kayo, gumawa kayong contract. Ano ba ito? Maldives? Maldives? Tinira ni Presidente yung kontrata na yan. Maldives. Tinira ni Presidente yung kontrata na yan. Mag-aralan nyo lahat. Sinabi ng mga dati, hindi naman kami gumawa ng kontrata na yan. World Bank eh. Binigay lang sa amin eh. Oo nga, pero hiningi nyo. Ayun. Ayan. So tayo raw, ang pinakamataas. Eh kasi yung... Ikukumpara mo ba naman tayo sa Maldives eh? Islands nga yan eh. Ang tangatanging business niyan, eh island siya. Okay. Na meron siya mga resorts. Correct. Sikat na sikat nga yan dahil napakaganda ng white sand. Ganda yan. Ng beach ah. So wala siya source ng fresh water. Diba? Anong ginagawa niya? Nagde-desalinate siya. Kaya super mahal. Di, kung aalisin mo na yun, tayo na ang number one. Victory. Talo na naman ang World number Bank. One, sabi ng World Bank ko, ang Metro Manila. Thank you naman sa inyo. At least number one tayo sa mahal ng tubig. Okay. Hindi naman sinabi ng World Bank na na yung tubig natin, hindi mo pwedeng inumin. Kailangan mo pa bumili ng tubig na pwede mong inumin. Aside from the water na binibigay sa atin ng ating mga pinakamamahal ni Manila. Na Manila Water at Maynila. 38% urban population connection. Kayo naman. Sa kaya water at saka sanitation. Wow. Very poor. Tingin ko. Aha. Dapat nga very yun. Ang hindi Philippines ay kailangan daw na ang mga water supply networks pakinabangan ng taong bayan. Isa yan sa mga countries. Okay. Hindi mura ang tubig dito sa atin. So ang ibig sabihin ng World Bank, dapat pakinabangan ng taong bayan, iba nakikinabang pala. Hindi naman. Baka. Dapat yung water networks, pakinabangan ng taong bayan. Sinabi tungkol... Hahanapin ko yung ano nila. May sinabi ba tungkol sa Vietnam? Kasi napakaganda ng ano nila doon. Ng water? Ng sistema nila doon. Nandoon nga yung ano... Manila Water. Meron silang partnership. Doon hindi sila makakalusot. Mahirap pa regulatory capture. Dito madali. Dito. Kumindat lang eh. Hindi, tungkol naman sa kuryente. Yun yung sinasabi. Yun yung sinasabi mo kanina dito, hindi lang yung insurance fraud yan. Hindi dito, kumpara mo sa Vietnam, di ba? Doon sa Vietnam, pagpasok ng water distribution facility, etc., BIOS pa rin. Dito, pagpasok ng BIOS, Pagdating Rolls dito, Royce. Paglabas, hindi naman Rolls Royce. Hindi naman. Land Cruiser. Yun, ganun. Mitigate your greed. Ano ba kayo? Pero bago kayo umalis sa water, okay. The good news is, ayon sa MWSS, hindi na pag-asa. Dahil sa constant na ulan, nag-stabilize yung ating tubig. Water supply. Paano mo ba naman i-deny yung sunod-sunod yung ulan? Pero it's only just a coincidence na the announcement comes during the rain at saka after sabihin ng presidente na hindi pa siya tapos sa tubig. Coincidence lang po yun. Huwag po kayong maniniwala na natakot sila. As a matter of fact, hindi pa nga nila pinapansin yung 11 onerous provisions. Wala pa. Hindi sila nagsasabi. Wala. DOJ yun eh. They're supposed to accept or reject. Kasi gumawa na ng contract ang DOJ. Tapos, supposedly, dapat they have a week. Yes. Ibig mo sabihin, itong mga water companies natin, hindi nila kayang i-regulatory capture ang World Bank. Hina naman nila. Hindi, na-capture na nila. Hindi na nila kailangan. Bakit sinasabi tayo pinakamahal? Hindi, ibang team na ngayon iba yan. Iba na ito. Ibang team ito. Hindi mo mahirap kailangan din. Iba na ito, mga. Sa panibagong labas tsaka na naman yan. Serious study. Serious. Eto, kuryente naman. Gusto niyo, kuryente. Sige. Grabe, nang gagalit ka talaga. Marami Monday kasi. Yan ang mga problema ng tambayan. Tubig, kuryente,
tsaka internet. Telcos, yes. To a certain extent help. Saka transport. To a certain extent. Nasa COVID tayo. To a large extent. Nasa kasagsagan tayo ng COVID. Hindi kasi pag pinag-aaralan pa, hindi pa kompleto yun. Hindi pa. WHO magre-report na. World Bank infrastructure. Ito na, patapusin na natin yung experimento. Ito, may technique sila to measure. Sa power to. Okay. Mm. Yung retail price mo, may measure nila yan. Mm. As against the operating cost of generating. Mm. Oh, no. In other words, ano ang presyo sa user and consumer. Para makita natin. Tapos ano yung difference niyan dun sa actual production ng kuryente. Mm-hmm. Okay? Nakuha mo ba? Kuha nyo ba? Kasi yung compare nila yung sa madaling sabi, yung cost. Sa madaling sabi, magkano patong nila? Magkano ang tubo along the way ng generator na nag-generate at saka ng distributor. Household. Kasama na rin siyempre yung transition. Ano yung mga sino-sino yung mga pumatong? Mm. Tayo raw ang isa sa pinakamataas. Alin pinakamataas? Sa buong East Asia. Lang? Yan. Yung margin. Magmula sa production ng electricity, hanggang doon sa yung bill mo sa Meralco. Yan. Pinakamataas sa East Asia. Dapat big sabihin ho, maraming kumikita rito. Dapat anuin din sila. Dapat sabihan din sila. Sumbatan din sila dapat. Kasi sila rin yan eh. Sila rin yan. Mm-hmm. Oh. What do you mean sila rin yan? Sila pump water. Sila rin yung tumira ng privatization, etc. Wow. E pira, sila yan. At malaki daw ang pagkakaiba ng mga service. Okay. Siyempre. Among the countries here. Hmm. Okay. Kumbaga, yung access sa kuryente. Kasi kay Duterte, 2016, nagsimula siya ng binalik niya yung rural electrification. Pinatay na ni Aquino eh. Okay. Si Duterte, binalik niya na yon. At least doon sa access. Medyo nakaka-recover tayo. Ang problema nga, yung mahal, yung presyo pa din. Sino ang pinakamahal? Wala sinabi, hindi. Hahanapin ko yung actual report mismo. Yung ibang nagpapamahal isn't just the patong, no? It's the, how do you call this? Yung hinaharang nila yung competitors. For example, renewables. Bakit ang tagal bago talaga natin na pag-usapan yung renewables? Aside from the fact na meron tayo dating tangang presidente na nagsasabing paano kung walang araw, paano kung walang hangin, grossly ignorant statements. Binanggit ko talaga niyo. He really said that. Uh-huh. He said that in a State of the Nation speech. Wow. How presidential, di ba? Pero ito raw, kulang pa. if you want to the economy to improve, ang napuna ng World Bank, yung energy consumption per capita, ano ibig sabihin yan? Yung total consumption ng energy natin, i-divide mo sa total population. Okay. Napakababa daw niyan. Mm-hmm. So ibig sabihin lang niyan, para umangat ng gusto economy natin, dapat tumaas yung figure na yun. Correct. So, pag naman tumaas ng tumaas yung figure na yun, tataas ang requirement natin for power. Yes. Generation na naman ang magiging issue. So, yung generation capacity raw, ang conclusion of World Bank, it's still not enough. At ang projection ng World Bank, kasi nga mababa pa yung per capita consumption ng energy, no? As you develop, tataas yan. Now, where are you going to get the power? Kailangan mo... You need power to even get investors in. Precisely. You need... It's not even the amount of power, but the reliability of it. Yun. Diba? Kaya nga sila kusi, tinutulak na yung nuclear. Yeah. Kasi nakikita rin nila yan, siyempre. Ang problema kasi ganito, partner. Ang nangyayari, hindi nagkakatugma. Yung sinasabi natin na
industrialization roadmap o kaya service roadmap, etc. The way we are working out the economy, how to go about it. At saka, yun talagang ano ng power. Kasi masyado tayong naging ano eh, masyado tayong naging heavily dependent on consumption. As our, as the driver of the economy. And when you say consumption, it's not even local consumption, local ano ah, local production. We are talking about huge, huge amounts of importation, including yung pinakamaliliit, mga luya, etc., etc., ganon. Kaya, hindi tumutugma eh. Hindi tumutugma. Maganda sana, yung sinasabi natin, okay, consumption-driven, kung yung consumption mo ay local production. Okay. Hindi hindi importation. Antindi. Eh, hindi nga match yung ating hindi match policy. Eh. Hindi match eh. Ibig sabihin, well, may kinalaman dyan na, John, at tingin ko, yung policy ng gobyerno. Precisely. Kasi super, ang bibigyan ng incentives ko export-oriented ka. Eh, nakakalaban ba tayo sa export? Kaya ba natin labanan yung China, halimbawa, sa export? Hindi nga eh. Import substitution. Hindi pa nga tayo makaano eh. Eh, dapat import substitution. Consumer-driven na tayo. Bigyan mo ng incentive. Halimbawa, gusto kong gumawa ng rubber shoes. Okay. Bigyan kita incentive. Yeah. Kasi lahat ng rubber shoes dito sa Pilipinas, binibili natin sa labas. Imported eh. Kahit ano, kahit yung kunwari dito ginagawa, assembly lang talaga yun. Oh, yun, isa pa yan. We just get the parts from China and then we sew them up here. Ganyan ang negosyo ng kapatid ko, gumibab siya. Eh, marikina lang tapos. Kasi hindi ka makalaban dun sa mga... Ang hirap, pag mass production sa kanila. So kailangan mo ng incentive. Kung ikaw ang local manufacturer, lalabanan mo yung... Hindi yung mga binibigyan mo na incentive, mga big dipper. Locally made naman yun. Grabe. Locally made digitalization yun. Nga pala. Sorry ha. At saka ano, priority export product yung binibigyan na nila. Oo, tama. Pinapa, dahil there's a high demand in Hungary. What is life? Tama. Diba? Tingnan, ang laki kasi ng Filipino community sa Hungary eh. 12 lahat 'yun empleyado ng ABS-CBN Hungary. Okay 'yun. Ganun kalaki. O telco naman, telco. Grabe. So, pinasasama mo talaga 'yung loob natin. So, Blue Monday today. Infrastructure in terms of roads. Roads ang problema 'yung ano, surface repair maintenance, okay? Tayo tayo nang tayo ng kalsada, hindi natin mini-maintain. Mayroon maintenance pad kaya lang. Alam mo saan napupunta. Diba minemaintain mga mansion, mga farm to mansion. Ang ganda-ganda ng mga farm to mansion. Baka naman may ibang maintenance sa penthouse. Pwede rin. I'm happy to report yung Bridge to Nowhere nakatayo pa rin. So, ibig sabihin maganda yung pagkagawa ng Bridge to Nowhere. Nakatayo pa rin yun. Andun pa rin siya. Di siya nayayari. Galing ha? Galing. Wala lang siyang pupuntahan. Pero ang ganda ng pagkagawa. Sulit yung bayan. So, nakakaloka. Tubig. Pinakamataas tayo sa tubig. Ang tumalo lang sa atin, Mal. Kuryente, pinakamataas pa rin tayo. Yay! So, panalo na naman tayo. Etel ko. Pinakamataas na rin tayo. At pinakamalang service. Maraming salamat. Ito. Na naman tayo. At hindi na World Bank report to sa sariling research ko na to. Kasi may nagsasalita. Tower. Yun na nga. Naman tayo. It's the tower. So. It's the tower. So ngayon, ibinigay ng gobyerno. O sige, hindi na kayo mag-aalala sa permit. Okay. 7 days lang. Kasi ganito yung ratio natin ng tower. Okay. Dapat, per 1,000 users, meron tayo more than 100 million users sa Pilipinas. Ang population natin, officially 108 million. More than 100 million, ibig sabihin, ang gumagamit ng cell, ng signal, cell phone. Ang ratio dapat, 1,000 users per tower. Okay. Ang ratio natin ngayon, more than 4,000 users per tower. Ang dami natin ang habulin. Ibig sabihin na mga 100,000 towers ang itatayo natin para maayos ang service. Kailan matatapos yung 100,000 towers?
By that time, tumaas na rin population natin. Ha? Kung tower lang ang iaasa natin dyan, wala hong solusyon. So mali yung sinasabi nila na telco, na tower ang problema. Okay? Eh, hindi nga eh. Doon pa lang sa ni-require nila yung third telco na siya yung magtatayo ng mga towers. Oh. Di ba? Doon pa lang, pwede mo nang tanungin, what's going on with you? Paano mo sasabihin na problema yung mga towers? Furthermore, hindi towers yung problema, sinasabi nila, it's the LGUs. O ngayon, binigyan na sila ng permission. Meron silang 7 days dun sa Anti-Red Tape Act. So, ako... You know, right after that happened, nawalan ako ng dalawa, not one, but two. Ako isasanla kayo. Both my Globe and my PLDT went out. Yung PLDT bumalik din kagad. Pero yung Globe, magdadalawang linggo na siya. Kamusta naman dyan, Globe? So kung tower ang solusyon, mahigit, kasi nasa 17 tayo kailangan. Hindi naman pala 100,000. Mga 60,000 towers. Okay. Ang kailangan nating itayo para magkaroon ng ratio na 1,000 users per tower. Okay. 60,000. Hanggang December lang ang deadline niya. Ako, ipamimigay ko yung family jewels ni Wener. Okay. Kapag nagawa nila yan by December, 60,000 towers. Sige nga, magana tayo. So kung tower lang ang inyong panagot, problema tayo. Mm-hmm. Meron kasi mga nakakaintindi nito. Bakit puro tower, sabi nila? Ang pinag-uusapan. Wide na nga ang technology ngayon. Yun, totoo. Yan. And you don't need a tower. Sinisisi nyo pa rin, tower. Wide na nga. Bakit kayo ganyan? Ang connection, mas reliable, sa totoo lang, yung fiber, kesa sa signal, air signal. Yun. Meron, inaatupag ba nila yan? Yung wired connectivity. Bakit kayo nagagalit sa LGU? Hindi nga nila ina-acknowledge. Bakit kayo nagagalit sa mga local governments o homeowners association ay wala man lang kayong binabanggit tungkol sa NTC? Ayan! Nga pala. Hala! You finally said it. Okay, ito ang problema daw. Sabi ng analysis, yung internet wire connectivity, ganito yan, wholesale, binebenta, itong magagaling na telcos natin, wholesale, sa mga, yung bandwidth, ibebenta sa ISP. Yes, of course. Okay? Kasi sila lamang ang may gateway. Napakaganda ng ating sistema. Liberalization policy noon eh. Yes. Dalawa lang yan nagkaroon ng gateway. Napakasarap! Government lang dati yan. Napakasarap. So ngayon, sila nagbebenta sa mga internet service providers. Okay. Ito ang problema, umaangal yung mga yan. Saksakan ng mahal. Teka, because they were given gateways, no, yung dalawa, may terms ba to? Nasa ng franchise? Of course, mayroon. Yung rollout eh. Yung rollout yan eh. Nasusunod ba yun? Nasusunod ba yun? Batas siya? Yes. Definitely. And it's part of their contract. Liberalization. Liberalization yan. You mean to say, since these are franchise, what the Congress has given, Congress can take away? Of course. Yan kasing ISP. Nagpahiring tayo! Yes! Yung ISP, kasama dyan yung sinasabi kong mga small cable operators. Yes. Okay? Ang mahal-mahal, umaangal sila dyan. Ang mahal ng benta sa kanila. Kasi yan ang pwede mong gawing taga-benta doon sa mga households, rural area. Sila yung last mile. Pero kung mahal ng singil sa kanila. Walang kukuha sa kanila. Paano nila maibebenta yan? Super mahal daw. Kaya nga, so it's a small lalo na sa lang. Rural area. Pero yan ang mas magandang solusyon kesa sa tower. Oo. Ano ang punto ko rito? Therefore, ang solusyon, huwag niyong tagain. Yung mga ISP, sila ang mag-i-invest sa wires papunta doon sa mga household para lahat sila naka-fiber na. Yun. Hindi mo kailangan ng tower. Hindi.
maling murahan mo lang ang single mo sa ISP, you solve the whole thing. Hindi maling business model yan. Mali. Sorry. Ang dapat na gagawin, talagang patayin mo yung mga ISP na yan at okay, ikaw ang pupunta ron. Ayun. Eh, kumalang tower. Hindi na pwede maging, hindi mo na magiging problema ang tower. Yung tower. Kasi tinake over mo. Poste na. Tinake over mo na sila eh. Tinake over mo sila eh. Ganun ang mangyayari dyan. Hindi ba ganyan monopolize mo na talaga. Hindi ba ganyan ang ginagawa sa tubig? Hindi, ang isa pang hindi na iimbestigahan, yung National Competitiveness Commission. Ay! Kamusta naman sila? Committee on Silence? Commission on Silence sila? Pero hindi, nangako daw si PLDT Chairman, MVP, Manny Pangilinan. It's a good challenge daw, yung hindi na to sa kanya ni Duterte. Okay. Talagang magandang challenge daw yan. At! Nangako siya. Okay. Na mag-i-improve daw ang service. Pag-iibayuhin nila. Ha? Kita mo yan? Sige. Kabuti na lang yung kaibigan. Kanya lang daw, pwede ba maka-request man lang? Ano daw ba yung benchmark ng good service? Ganito, hindi dapat up to 100 MPP. Ayan, okay. Dapat 100 all throughout the ano day. Daw ba yung... This is speed test po yan, hindi kami tanga. Ang kayang-kaya namin ang speed test yan. Ang ibig bang sabihin... Ano daw ba yung serbisyo na pwede nang sabihin na okay ka, Manny? Wala speed raw yun. It's a running target daw. Ang ibig bang sabihin... Hindi po. Well, he's hindi just po, saying that po, and he's not saying anything. ang ibig bang sabihin yan ay... Diba? Ano? Ay hanggang ngayon hindi pa... So inilagay lang nila sa archive yung kanilang... yung kanilang conditionalities nung sila binigyan ng franchise. At saka ng bandwidth. So hindi ganito, yan nabibisita. Mga asset ho ng estado ibinigay sa mga to eh. Correct. Ang kondisyon, bigyan nyo kami ng magandang serbisyo. At affordable prices. At affordable prices. Ano po ang hinihingi niyang stand? Running ano din daw po yun eh. Running amount din yung affordable. Ayun. Kasi affordable naman daw yung 5,000 pesos isang buwan. Kayo naman. Hindi lang nila sinasabi, who can afford? So affordable. So ganito na lang mga sir. Gagawan namin kayo ng standards. Unang-una, dun sa para dun sa 1,900 na kunwari pa kayo 1,899 pesos. Dapat nasa 100 Mbps na kami. Not just up to, ha? Kailangan all throughout the day and night 100 kung yan. Kung bumaba man lang yan, 90 mga ganun. At least 10 lang ang difference. Ganito. Yung up to 100 ko, hindi ako maabot ng 30 eh. Ganito diba? Lang. Lagi kuminomonitor. Ganito lang dapat sabihin kay ano. MVP. With all due respect, sir. Hindi ho kami nag-ambition na maging NTC commissioner. We are not going to set up that standard. Okay. Hindi ho kami yun. Hindi yun. Hindi sila in the first place, we don't want to be NTC commissioner. So, madali so, naman kasi ngayon. Set up ng standard, NTC daw. Ngayon, kung yung... Ano na nga ba daw yun? Sinet na ba ng NTC? Yung standard ng good at service? At ibig mo sabihin, hindi man lang kayo minomonitor nito for so many... Wala naman daw standards ng good service. Wala. And in fact, sinabi pa ng National Competitiveness Commission, at saka, market dominance is not necessarily a monopoly. And therefore, okay lang yan na super dominant sila na walang makapasok na ibang telcos. Ganun? Kamusta? Kaway-kaway naman dyan. National at saka daw, ano eh, nadadawit lang sila sa Globe eh. Ang Globe daw talaga hinihila sila. Nagpapababa. Nagpapababa ng quality ng quality. Eh, sa matter of fact daw, ang coverage nila, 96% na ng barangay. Hindi. Bilangin mo lahat ng barangay, 96%. Coverage sila. Hindi naman na siya sinabi, 96% o nando sa barangay. Yung 96% lang ng number ng barangay. You know, there is truth
And their statistics. And their statistics. Okay. Yeah. 96% ng barangay. Ibig sabihin, hindi 96% of the people. No. Just the number of barangay. Kasi pwede nilang, maliliit na barangay, kinumpul-kumpul nila, yung malalaki. Oh, eh, meron lang may isang, meron lang isang may cellphone dun, eh, di covered mo na yun. Oh, nga pala. Oh, ganun lang yun. Kaloka kayo. Wala. Magbabalik ang karambola. Ang oras natin, 9:38 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Magbabalik ang karambola kasama pa rin si Pilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Pixie Cruz. Ang hala! Yun. Yun daw, smart. Nangontrata na sila ng 6 na tower building companies. Smart ito. Smart. Para magtayo ng 181 towers. Mm-hmm. Ano yung ilan yung sabi ko sa iyo na kailangan natin? 100,000. 60,000. Ilan na? Naka 180 na sila. Eh di, ilan na lang ang kailangan? Okay. 59,000 59,820 na lang ang kailangan. Yan ho yung problema dito sa tower eh. Ginawa lamang nilang alibay. The real reason here is hindi natin magamit yung network of ISP like the cable operators, small cable operators outside Metro Manila. Tapos saksakan ng mahal yung wholesale price. So the problem here, maaaring yung tower, may konting problema roon, but that cannot be the only solution. Uh-huh. Ang kailangan ng solution dito, ibabaan yung wholesale price itong dalawang ito. Kayo naman, dahil sila may control ng gateway. From the time nag-leak yung speech ni Presidente, to the time na pumunta si Mr. Ernest, Presidente, yun lang ang kaya nilang maisip na excuse. Tower lang. O, kasi madalian yan eh. So, red tape. Niya, so, hindi nila kasalanan. Lang, kasalanan ng, ano? Kasalanan ng ARCA. Kasi hindi sila umaandar. So, hindi namin kasalanan. Wala nga kaming ginagawa. Pero sorry na, Mr. President. Sorry na, Mr. President. Kahit wala kaming ginagawa. Ayan. Sorry na hindi namin ibig makayanan. Ibig sabihin, eto si Ku, pinasasakay na naman. Si Duterte. Naiikot ang sabi niya, problema, tower. Ang sinasabi ng mga nakakaintindi rito, ang problema, sobrang mahal ng charge nyo sa ISP. E paano magkakaroon ng incentive yung mga yan, magnegosyo, mag-provide ng fiber doon sa kanilang mga customer. Okay. Eh kung di naman sila kikita dahil kayo na lang ipanaghahanap buhay nila, hindi ba? Baka dapat tingnan yung pricing nila. Mm-hmm. Sino bang tumitingin dapat nun? Si Matu. Si Matu ba? Secretary of Health. O kaya si Charlie Galvez. Ayun. Oo. Task force COVID. So. Sige, pero yung what are they doing? What is NTC doing? Ayun, yun, good question. Tahimik lang. Kaya pa nung kausap ko si Congre Mulia. Kasi ako? Sabi, di ba, papahiring nga daw. Oo. So, sabi ko siya, baka gusto niya idama yung mga telco sa susunod na hearing. Kasi, sige nga. Kuryente, yung inaano nila, inaasikaso nila next. So, and sabi ko, after kuryente, pwede nyo na bang idama yung telcos? Yeah. Kasama naman daw talaga, kasama madadamay daw talaga sila. Sa kuryente? Oo. After. Ang problema, kasi si Manny dyan eh, dahil tubig. Nandyan siya. Kuryente, nandyan siya. Telco, nandyan siya. Kalsada. Nandyan siya. Okay. Health. Nandyan siya. Sino to? Si Manny. MVP. Di ba bumili ng mga hospital yan? Bumili ng mga hospital. Oo. Transportation. Nandyan. LRT. Okay. Sa roads. NLEX. Sa water. Maynilad. Oo. Kuryente. Meralco. Correct.
saka iba pang mga generating companies. Sa telco, PLDT Smart. Oh, matatamaan talaga bingo. Siya sila. Anim na nga, lima na nga kayo. Sa bingo, no? Bingo na nga siya dyan eh, anim. Tatlo lang sa puso eh. At least Ayala, water, electricity, telco. Train, telco. Telco. Sa health, hindi eh. Meron. Meron? Meron. Maliit lang. Maliit lang. Maliit pa lang. Ano to? Tapos, tapos meron Ayala. Silang education. Ay, ako gusto ko yun. Education mag-invest Ayala. Kayo. Ayala. Uy, may broadcast sila. May broadcast. May broadcast din sila. Meron, meron. Beam. Yeah. Kanila yung Beam. Meron sila, meron sila. Katahitahim eh, kunwari. Sila sa food production man lang eh. Ba't naman sila pupunta sa food production? Bakit? Eh, hindi naman nila ano yun. Core competence. Ang, ang ano nila, ang food production nila sa out of the country. Mag-i-import na lang. Ha? Mag-i-import sila. Yun din gusto nila eh. Yun yung ano eh. Yun yung taya nila sa globalization eh. Yun ang taya saka nila. Saka yun yung ano, yung support nila sa global agreement on tariffs and trade. Oh. Import na lang import yung food. Na lang yung para food. Dependent tayo dun sa importation. Kasi uncompetitive daw tayo pagdating sa ganun. Paano tayo hindi maging uncompetitive? Eh, maski na hindi naman dapat na ginagawa natin, kagawin natin para pahirapan yung producers natin. Ayun. Kasi, di ba sa agriculture, palagi na yan ang nagkakatalo. Kumusta? Sa agriculture. Pero kawayan natin yung Bureau of Animal Industry. Kailangan din protektahan naman yung mga nag-i-import eh. Sabah. Kasi tumataya na malaking pera yan. At saka yung mga ano. Tapos kung papatayin lang naman yan yung mga domestic producers. Maano yun? Kawawa naman sila, di ba? Yung mga importers. Eh, sila yung hindi naman makatwiran. Wala nga silang ano, mababa yung number of employees nila. Di ba? Wala na nga wala silang contribution risk ng doon. Disease. Walang risk. Risk ng disease. Wala silang risk ng disease kahit ang ini-import ng nila. Ng bagyo. Wala. Ay, may ASF. Di ba? Yung mga ano, hello, yung mga ano, nag-import ng mga processed na pork. Kumusta? Saan galing yan? Bakit ang taas ng ASF natin? Okay. Paano nakapasok? Kumusta yung mga importers ng bigas? Kawayan ko lang kayo. Buti pa kayo, tiba-tiba. Nagpadala na ba kayo ng ayuda sa mga farmers? Dapat rin. Ang tawa-tawa daw talaga yung 10% lang ang pwede magsimba. Ang laman ng simbahan. Ah, okay. Kasi barya lang ang makukolekta. Ay, grabe kayo. Russell naman, hindi dahil sa collection nyo. Huwag kayong ganyan. Kasi service. Tinuturuan na po ang mga simbahan mag-set up ng kanilang mga PayMaya at PayPal accounts. Para, after the televised, ano, pwede na dun. Electronic na rin po ngayon ang mga donations. Russell ng Davao. Pwede na kasi mag-donate ngayon eh. Kami ganun din eh. Dinodonate na lang namin bank to bank. Pasalamat ako sa PayMaya. Yung aming parish, nagbigay ng number, tapos lahat kami, doon na kami nag... Tsaka ano, congrats sa Union Bank. Talaga nung hard lockdown, nag-rely talaga ako doon. Wala akong ano ha, wala kaming endorsement dyan. Talagang yun na yun. Ang saya-saya. Ito si Joel Ramirez. Dapat siguro meron din case rate ang wheelchair ng PhilHealth kasi dumadami executives nila na nagkakasakit. Foreign health institution, ha? Hindi nila pinangangalagaan yung health ng kanilang executives. Dami nagkakasakit. Hindi naman, top executives lang naman na nagkasakit. Pero yung mga empleyado na nananawagan ng complete daw, malaman ano ba talaga nangyayari. Yes. Yung mga empleyado ng PhilHealth. Kasama sila. Kasi damage sila eh. Di ba? Eh sila, baka naman ginagawa nila yung trabaho nila. Oo. Ang problema, yung mga tao doon sa taas. Ay, napakaganda po, sabi ni June Siso ng Antipolo. Okay. Napakaganda po ng serbisyo ng Manila Water. Talaga. Sa paniningil at pagputol. Oh, in fairness, business model siya for Billings. Magaling talaga sila pagdating sa Billings. Mabilis, mabilis. Tsaka pagputol daw, pag di ka na... sana kunin na lang ng gobyerno. Mm-hmm. Well,
yun nga ho yung trend ngayon sa buong mundo eh. Balik. Ang sinasabi ngayon ng mga studies, yung pillars, ano nga ba yun? The commanding heights of the economy. The commanding heights of the economy. Dapat gobyerno. Dapat hindi pinagkakakitaan ng sobra-sobra. Sobra-sobra. Masasana ang nangyayari. Yan ho ang thinking ngayon. So, yung privatization kasi noon nauso yan sa England. Yes. Well, ginaya ng maraming bayan yon. Pero unique yung estado ng England. Yung problema ng England noon. Eh. Okay. Yes. Hindi mag-a-apply sa lahat ganito. Sa lahat. Plus, they're re-studying it, di ba? Now! It didn't They're finding out. That, hindi pala pwede yun. It actually hurt them more than it helped. So, ngayon, yung National Health Service ng England, banatan sila yan. So, hindi na pwede. 856-8103. Pwede po kaya, mga karambolistas, isama sa report ng DOH ang outstanding cases ng may sakit pa. Kasi yung report nilang figures ay parang tali pa from March. Ang akala tuloy natin ay sobrang mataas na cases natin. E may mga nag-recover naman. Ayun. Yung actually, in-advise ng DOH yan. Nung sinama na nila yung 14-day reassessment. Yung kung kunwari nag-positive ka, asymptomatic ka, if after 14 days hindi ka nag-develop ng symptoms, considered na gumaling ka. It was very controversial kasi nga 30 plus thousand yung natanggal doon sa active cases. So, pero ako, tama yun. So there's still of course under constant reassessment naman sinasabi ng DOH. Ang sama lang ng pagkasabi nilang numbers undergo constant cleaning. Bakit madumi yung numbers ninyo? Mali. Better constant reassessment. Constant cleaning madumi. Actually the figures we have to rely on those particular figures. Uh-huh. And then ang maganda doon yung kayo sinasabi natin na constant reassessment at saka yung case fatality rate. Yes. Maayos. To be fair, mababa ang ating fatalities compared to the number of cases in comparison to other countries. Pero tinututukan pa rin natin yung mga active cases kasi even if those may are not critical, ay meron kasing long-term damage. Yes. Yes. So, they have to look at it. It's still a major health concern kasi pa rin. Una-una, mahal, matitreat ka pa rin yan and you pay for it in the long run. Yes, and at the same time, kailangan malaman natin yun para maintindihan natin bakit nagkakaroon ng ganyan na mga epicenters in certain areas. Yan, kaya yung mapping importante. Correct. Yung Bureau of Epidemiology. Bureau of Epidemiology. Meron ganun. Yan ang mapping. Meron tayong ganun? 2017 nga meron sila. Magre-reklamo na ako kay Sexy Mato niya na. Sexy Mato. Baka naman gusto niyang ibuhayin. Yung Bureau of Epidemiology. Utusan na niya yung sabi ni Boy na baka kay Albay. Dito po sa amin. Okay. Kalsada. Motorsiklo lang dumadaan. Nasisira pa. Boy! San po yung sa inyo? Sa Bakakay Albay. Motorsiklo lang daw ang dumadaan. Nasisira pa. Sino congressman nila? Boy, ganito ha. Intindihin mo. Intindihin mo. Kasi sinauli ni Congressman Edsel Lagman yung kanyang 2 billion ng panahon ni Alvarez. Ay, hindi nagamit. Hindi ginamit kasi sabi niya, bakit ako mayroon 2 billion dito? Aning ko to? Paano to? Aning ko to? Ay, yaman-yaman nung Albay. Boy, naman talaga. Sikong yan. Sikong Edsel yan. Yung motorsiklo, makakasira din ang kalsada yan. Nga pala. Lalo na kung may spike yung gulong. Correct. May issue ng face shields, ha? Malaking issue yan. Ano yun? Anong issue? Required po kasi. Pagkakasasakay ka ng public transportation, million yan. Kailangan naka-face shield. Mura lang naman eh. 35 pesos. Kita mo yung kay John at ganda pa. Magkano yung sa inyo, boss? Hindi. Ano to? 35 pesos dapat. Dapat. Ngayon, hindi na. Hindi na, mataas na. Meron kasing nang-iipit eh. Nang lumabas yung regulation na kailangan Profiteering na naman yan. Profiteering. Parang yan yung face mask.
Mm. Correct. Face masks na may umipit. May umipit. Tuloy, nalipat sa iba. Mm. Buti na lang ako, gumawa na lang ako eh. Yun, ng face shield. Face shield. Well, ako hindi ako nag-question dun sa policy. I agree with the policy. Huwag lang yung sa ano, grabe naman kayo kung magre-require kayo ng face shield dun sa mga nagmumotol. Naka-full face ba? Ano na? Naka-full face helmet. Meron na pati. Naka-face shield ba? Tapos meron pa silang ano. Barrier. Meron pa barrier. Galit talaga kayo sa motor, ano? Aminin nyo na lang, galit kayo sa mga nagmumotor. Ang dami ninyong ano, ang dami ninyong requirement. Ano kayo? Halatang halata na kayo. Helmet na, face shield ba? Barrier. Loka kayo. Gusto ko isipin na ba, no? Kasi may helmet ako eh. Imbis na face shield, pwede ba mag-helmet na lang ako kung sasakay ako ng plane? Diba? Napansin lang daw nito si Engineer Al Quinto sa Australia. Dalawang puntaan na raw siya doon. Yung opposition daw, pag natalo, pagdating sa mga national issues, like yung COVID pandemic, wala silang power. So, hindi sila sumasaw-saw sa pamamalakad. At lalong hindi, walang destabilization. Okay. Ganon din po ang media. Okay. Wala silang pakialam sa oposisyon. Okay. Hindi po sila dapat binibigyan ng pansin dahil wala sila sa power. Engineer, dito sa atin, yun ang paborito ng media. Yung oposisyon. Kung anong sasabihin ng oposisyon. Traditionally, here in Metro Manila, ang media ho, anti-administration. Always. Ever since. Yeah. Uh-huh. Ganyan yan. Okay. So, asahan mo yun. Therefore, kung hindi ka payag sa sinasabi ng media, anong alternative mo? Okay. Pumupunta ka sa ibang source. Okay. Pupunta ka sa, halimbawa, sa social media. Diyan ka maghahanap ng information. Because you feel yung media, hindi na natutugunan yung pangangailangan mo. You want real information. Lagi ho yan traditionally ang media sa Metro Manila. TV, radio, print. Lahat yan, anti-administration. Mm-hmm. Palaging ganyan yan. Mm-hmm. Ewan ko kung bakit nagkaganon. Walang study naman na lumabas. Hindi, kasi pang ano yan eh. Pang, how do you call this? Pang controversy. Kasi controversy sells. Yun si lang. Ano. Bad news sells. Marketing. Bad news sells. Mayroon na sila reso dyan. Bringing hot to power something. Yan. Heat to power. Heat to power. Sinisilaban mo. Grabe kayo, kakainis. Araw ng kakornihan talaga. Ito, sabi ni Vino. Nung PhilHealth sa hospital, ito raw yung experience niya, nagkasakit yung nanay niya. Nag-claim kami sa PhilHealth. Gusto nung hospital, 3 araw at least ang confined. Simple lang ang sakit. Oo. Tapos, ilalagay doon sa claim, pneumonia raw. Tapos, yung ooperahan daw sa appendix. Ay, kala ko katarata. So, na kinabahan daw sila, umalis sila ron. Okay. Nagpa-check sa ibang hospital. And then? Ang problema daw, constipation lang pala. Meron ganun? Titirahin na kagad ng operation? Tsaka 3 days at least daw. Okay. Para mag-claim sa PhilHealth. Natanong siguro nila, meron ba kami maasahan sa PhilHealth? Constipation pala. Okay. Ano? Constipation? Ano lang yan eh? Ay, babatiin ko lang. May nag-birthday sa YouTube. Si Tatang Onyok. Aha. Uy! Happy 51st nasa birthday. Nasa Amerika ba yan? I think he's... Hindi ko alam. Maraming salamat kay Richard Adarlo de Castro. Nagpadala ng pangkape. Si Ma'am Julie, ganun din. Ba, puro kape ngayong araw na ito. Walang pizza. Tsaka si Romel Mesa. Nakita ko kasi si Sir June PNR General Manager. Oy! Si Nihil tayo. Good morning po. Good morning po, was June. At saka buti hindi kayo kasama sa World Bank report. Kaya ang saya-saya. Malapit na. Hala,
infrastructure. Infrastructure. Na nagkataon lang na meron siyang shared parents, mother and father niya. Pareho kay Ma'am Annette Magno. Pareho sila, ha? Na, nagkataon lang yun. It's just so, since birth, magkaganap sila. Oo. Ayan, happy birthday. Happy birthday din to Ma'am Sharon Tan. Yes, ay, happy birthday, Ma'am. Happy birthday. Meron pa ako hindi nabanggit dun sa ano, telco. Yung access kasi sa satellite, very strict yan eh. Okay. Ilan lang nakakakuha yan. Okay. Baka isa pang pwedeng tingnan yun eh. Actually, satellite access. Oo nga. Actually, di ba mayroon dati, mga broadcast na. Yung Mabuhay Satellite Program. Di ba pinatay din yun? Oo nga eh. Broadband. Broadband. Yeah, broadband. Dami National broadband. Oo. Eh kasi dati, nasusunod yung gusto nila. Mm-hmm. Tawak nila yung... Meron silang RC. RC? Oo. Meron silang RC. RC. Hindi ko na yun, ha? Regulatory capture yun. At saka yung radio control. RC. At saka yun, hindi lang RC yun, pare. ARC. ARC. O kasi bago pa makapaglabas ng ano ng mga standard, RC. RC na. Kaya tawag doon advanced regulatory card. In advance. May deposit kasi. Salamat. Huwag niyo muna yung standard na yan. Wala. Maraming salamat. I yan nga kaya hindi nag-digital yung ating broadcast eh. Huling-huli na tayo dyan. Huling-huli tayo dyan. Maraming salamat tayo, Doki Api ng Icon Clinic. Oy, Doki Api. Maraming salamat. Huwag ko na patiin si, ano, si Sandra. At saka Hernandez, si Dennis. Sa Houston. At saka si Dr. Dennis. Hernandez. At saka si Coach Coy Banal dyan sa Arizona. Arizona. Huwag na natin ano, matiin. Si, ano din, sino ba to? Yung mahilig sa cookies na kapatid niya. Ah, si Joel. Coach Joel. Si Coach Banal. Joel. Ay, Coach Joel. Araw-araw, tinatanong ako, wala pa ba? Wala pa. Wala pa daw ba akong pa-deliver sa kanya cookies? Mermaid Bakes po. For the, ano, for the white chocolate and almond cookies, tsaka red velvet cupcakes. Maraming salamat sa mga Mermaid nagpadala. Thank you. Tsaka yun dun sa pizza ko. Maraming salamat. Antabayan ang susunod na programa. Yes, yo, Topacio with Doc Chelihano, Miss Tala Saldivar, and Attorney Ferdy Topacio. See you on Tambayan later on at 12 to 1. Kasama ko si Attorney Awesome Ahmed Pagginawan. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalata sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.